Hi, for the vlog and show stories. Pansin na ako, naka-face mask ako. Meron ako naging, ano, naging kaklase. Ano, ingit-ingit ako sa kanya, promise. Pero, nakita ko kasi yung, ano, yung ugali niyang mabuti at nakita ko din yung ugali niyang masama. pero hindi ko siya ni-reject kasi, alam mo naman, kailangan mo kasing, ano bawa, kila yung tao kasi yun meron siyang kasi hindi naman ako mahusay sa pag-aaral pero yung bagang nangungopia ka lang eh siyempre gusto ko din makapasa so siyempre mamumuhunan ka talaga ng panlilibre yun yung puntos ko ako kasi pag nag-aaral ako dumidikit na agad ako dun sa matalino. Pero nung tapos na ako ng high school, yun, nag-aaral na ako sa mga TESDA, yung mga learning, ano, yung accredited din TESDA, yun yung way ko talaga. Kasi sa akin naman, hindi mo naman ako mapagkakamalang may pera. Kasi madalas, lagi ako walang pera, naglalakad lang ako sa kalye, ay mapapasin mo, may pawis, pero yung bag ko, meron ako another na damit na pwede ko na masuot, naglalagay ako alcohol, cologne din, pag ganun. Pero minsan kasi yung pabango ng nanay ko yun, naging ginagamit ko eh, kaya pulbo. So ako kasi, ang discard ko kasi, didikitan ko na talaga yun. Iba kasi yung nakukuha mo yung ugali ng isang matalino, yung pag nangungopia sa kakaibiganan mo. And then, siyempre may ugali din siya. Tao kasi, dalawa kasi ang klaseng ugali eh. May ugaling masama, may ugaling mabuti. At naman ako, may ugali. Ako, bawa, sasabihin ng ibang tao o kaya ng sarili, nung nakakalala sa akin. Masama naman ugali niyan eh. So, maniniwala ka na ba na hanggang yun lang kaya niyang gawin? Wala ba siyang ugaling mabuti? Posible man na lahat ng ugali niya, puro masama. Napaka-imposible naman yun. Diba, i-level naman natin sa two part naman, dalawang part eh. Yung may ugali mabuti, may ugali din siyang masama. Kasi kung alamin mo lang yung puro masama, napaka-imbalance mo naman nun. So, ako nung nag-aaral ako, kailangan ko kasi siyang pakisamahan, pero naiyayabangan ako sa kanya. Kasi may narating niya sa buhay. Alam mo naman yung tao, kala ugali-ugali ng Pilipino kapag umaangat yung isa, kailangan mo hilahin pababa. Diba, ganun naman yun. Pero ang ginawa ko, imbis na hilahin ko siya pababa, ako yung sumama pataas, di ba? Yun talaga. Kasi may iwanan ka, mawawala sa sirkulasyon. Sa pag-aaral kasi, may dalawa kasing partition yan. Yung silencer at saka whistle bomb. Yung pag mga silencer, yan yung mga matatalino. Mga whistle bomb, yan yung mga bobo ba? Yung mahina, hindi bang bobong-bobo. So, yun yung discount eh. Siyempre, paano ba naman ako kumikita? Kailangan yung discount ka talaga. Kung maaaring utos-uso nga, tapos yung sukli, huwag mo na ibalik. Mga ganun tipo ba? Then, nakita ko yung ugali niya na mabuti. Nakita ko din yung ugali niyang masama. Pero hindi ko siya nireject. Kasi, yung mga... Pag may pagkaibigan kasi sa tao, hindi talaga... Saglit eh. Kakain ka talaga ng oras talaga. And then, yung panahon din na magkakwentuhan kayo, magkakasalit. Ano kayo, talagang effort ka talaga. Para ding paniligaw din, para makilala mo. Pero mas the best yung didikat ka talaga sa merong makukuhang yung mabuti sa kanya. Naging classmate ko siya, hindi ko siya nireject kahit na nakaramdam ako ng parabang pinagdamutan. And then, ako kasi kapag, meron kasi akong time na kapag nakikita ko isang bagay na itinuturo sa akin, mabilis ako maka-pick up. Di ba yung nood lang, alam ko na agad. O kaya naman, na kapag meron siyang sinabi, nag-notes na talaga ako para hindi ko makalimutan. So, nakitaan ko siya ng hindi magandang ugali. Nakitaan ko din siya ng magandang ugali. Kasi, maalalaman mo yun pag naging kaibigan mo ng isang tao. O matagal mo na siyang kakilala.
Pero nung time na yun, medyo ayoko siya talagang kaibiganin. Kasi, ano ba, talo ako sa dugo. Bagang ahead siya talaga. And iba kasi pag marami kang alam talaga eh. So, iba-iba kasi ng ano, ng ugali o siguro natural na sa kanya yung ganun. Kailangan mo lang talagang pakisamahan o pakibagayan. And then sabi ko naman, sa sarili ko, ayoko talaga. Kasi galit ako sa kanya. Pero pag ikaw pala yung may gusto, gagawin mo talagang lahat para lang, ibagang umangat ka din or makuha mo din yung panig niya. And yun yung pinakamahalaga ay makilala mo siya at makasundo mo. Kasi may time kasi na ugali ko, ayokong pakisamahan yung ganun klase ng tao. Kasi na aasar ako. Pero nung time na yun, nababago din. Sige, pakikisamahan ka ta kasi meron akong makukuha sa'yo. Kailangan ko itong malaman, kailangan ko itong makuha. Ganun naman eh. Halimbawa ako, gusto mo akong pakisamahan, adi, lahat gagawin ko para lang, tuturo pa kita mag-computer. Para lahat ng, kukunin pa rin yung tauhan. Para lahat ng problema, ipapasa ko sa'yo. O, gawin mo yan. Diba, ganun ang gagawin ko talaga. So, pag dumikit ka naman, siyempre may matututunan ka din sa akin. Hindi, porque ako kasi nagkaroon din ako ng hangarin sa sarili ko na naturuan ko yung mga kapatid ko na maging technician o matuto sa computer. Siguro yung totoo yun. And then, sinama ko talaga sila. Bata pa lang, nagsiservice na ako sa internet cafe. Sila yung nag-recommenda. Kuya, meron doon computer shop. May kailangan mag-aayos. Kaya yung dalawang kapatid ko na bunso, si Topper, si Julius, malaki yung tulong nila sa akin kasi kumita din naman ako sa internet cafe na ganung halaga and then nagpapat sila ng mga games. Then mas magaling pa sila maglaro. As talagang tinalo pa ako kasi may favorite akong laro Run Online. Pero kasi ang intention ko noon, matuto din sila, maging kasama ko din sila sa trabaho, mapapakinabangan ko din siya. Siyempre, ako naman mautak talaga ako sa pera. Tsaka, pero pag meron din naman ako, mabait din naman ako. Siyempre, pag pera-pera na yan eh. Gulungan na yan, kasi magkakapatid nako. Ako, ganun din naman ako. Pero pag meron ako, marunong din talaga ako. Kasi, marunong naman ako, kahit naman si, tanam mo si Wate, di ba, lagi ako nag-charge sa cellphone. Nakiki-internet. Pero pag meron ako, ang apelido ni Wate, Drisa, pag pinigyan mo ako, siguro, at kakusapin mo siya, meron naman siyang ikukwento na good side para sa akin. Kasi, mahaba din yung time na pagiging magkakilala namin. Hindi ko siya tinuturo yung nakaibigan. Pero tinuturing ko siya as, computer owner, o kaya ay kaibigan kasi hindi naman. Iba kasi ang definition ko ng pagiging magkaibigan eh. Kailangan dumaan ka muna sa mga proseso na pinagdadaanan ko para tawagin kitang kaibigan. Di ba yung iba, meron kasing tao na kaibigan ko yun. Di ba, pagbabae kasi, di ba, pagbabae. Utosan mo yung meron kang tsulala o yung alalay. Tapos, di ikaw yung papipilahin sa meral ko, inutosan ka na mo ba? Nakikita mo ba yung lalaking yun? Yun yung empleyado dito. Ngayon, para makauna ka na magbayad dun sa meral ko, sabihin mo, yung lalaking yun at ikaw ay, yun na lang yun at saka ako magpinsan. Di ba may mga bukaderang mga babae? So, pag di padala ka dun, ganun. So, ang ginagawa na yung diskarte naman sa nakwento ay, ganun. Para mapabilis lang ang proseso. So, gagamitin yung pangalan niya o yung kanyang pagiging bukadera para lang makatapos ka o ma-process agad yung papel. So, talagang ayoko siyang maging kaibigan. Pero dahil nga sa may pangangailangan ako na gusto ko matutunan,
And ano, naging flexible yung ugali natin para lang makuha ko lang yung diskarte o matutunan ko. Ganun din yung pag-aaral ko ng computer kasi kailangan ko din talagang naranasan din ako na pinagdamutan ako ng kapwa ko technician, nakaranas din ako na mga ganung salita kasi kailangan mo din talaga ng anini i-accept. Minsan yun pa yung pag sinasabihan ng ganun, mas magiging ano kaya tagumpay ka din sa tao o yung sarili mo. Marunong ka lang tumanggap and then pag naging ano yun yung tinanggap ko pero may mga bagay na hindi ako tumatanggap ng salita kapag sinasabi ng ibang tao. Kasi alam ko, mas priority ko yung sarili ko sa sa'yo. Kasi hindi kita kaano-ano, hindi kita, wala akong pakialam sa'yo. Pero masusunod yung sarili ko. So, ganun ang ugali ko. So, yun lang naman yung share stories. Pero, ano yung pinakamahalaga talaga, ano, sa isang samahan, banggitin ko ng samahan, huwag kang magtitiwala sa mga kapwa mong membro o kaya yung mga naging may mga posisyon. Kasi mga yan, ano eh, kahit ako, sinisiraan din nila o sila sinisira. Ano yan, parang sa magkakapatid, magkakaaway. Bibihira lang talaga o nasa leader yun o sa magulang yung paghubog o maging maganda sa mahal. Pero kung kayo din talaga, hindi magkakasundo. Kasi kung siguro bata pa lang, nahubog ka na sa ganung bagay, siguro maganda. Kasi kapag yung bata, hindi mo siya naturuan at lumaki yan sa iba-ibang lugar. Ang process niyan, matagal yung ano, yung pagbabago. Pero pag ang bata, sinimula mo na yung turuan mo siya, naging magaganda ang magiging kapalaran niya. And then, nasa tao din talaga. Kasi meron akong lumaki kasi squatter area, hindi porque doon ka nakatira, ganun na yung ugali mo. May nababago, depende din talaga. Mahirap kasi magusigan ng tao. So, yun lang naman for the vlog and share story. Sa video nito, yung masamang comment mabuti, wala namang pinagkaiba yun. Pabor po yun sa my own channel. Bye!